Hello friends, once again, welcome uli sa ating channel. Ito na naman si Kuya para magbahagi ng panibagong kaalaman. Ang pag-aaralan natin sa videong ito ay ang tungkol dito sa alulod ng bahay o yung tinatawag na gutter. Ito po yung pag-uusapan natin. Ang pag-uusapan po natin ay ang tungkol dito sa kung magkano po ba yung magiging gastos ng pagpapagawa natin ng alulod o gutter. Aside po yan, pag-uusapan din natin kung ano-ano po ba yung mga kapal ng gutter, ano-ano po ba yung mga commercial length ng gutter, ano-ano po ba yung mga gastos ng gutter, yung mga accessories niya, ano-ano po ba yung lapad ng gutter, at saka yung mga presyo niya. Yan po yung pag-uusapan natin sa videong ito. Sana panoorin niyo po ang videong ito magmula sa umpisa hanggang sa dulo. May matututunan po kayo sa videong ito. Kaya lang bago po tayo pumunta sa topic natin, sana po pakipindot yung like. Sa mga hindi pa po nagsasubscribe, pakipindot yung subscribe, notification bell, pakishare din po kung may time kayo. Ang Mat ni Kuya YouTube channel po, merong playlist videos yan, lahat ng bakal, hindi bakal, labor cost, material cost, may project management din po ako, kagaya ng mga Gantt chart, PERT CPM, S-curve, at marami pang iba para hindi madelay malugi yung project, all shapes, tsaka all videos. Salamat po. Okay, pag-usapan na po natin yung tungkol sa gutter, no? Kaya lang natin kung ano po ba yung alulod o yung gutter ng bahay, no? Ang gutter daw po, it is a channel that runs around the perimeter of a roof and collect rainwater runoff from the roof, discharging it usually to rainwater downpipes which convey it to a drainage system. Lahat daw po ng pumupuntang tubig sa bubong, pumupunta po yan sa alulod, and then tatakbo po yan dun sa downspout, papunta pong drainage system. Yun po yung gutter. Aside po yan na ginagawa sa ginagamit sa paggawa ng gutter, meron po tayong copper, galvanized steel, aluminum, PVC, pati po yung stainless, no? At marami pang ibang materyales. Yun po yung mga ginagamit sa paggawa ng alulod o gutter. Pero kadalasan po ang ginagamit dyan, ang binibili natin ay yung galvanized. No? Medyo mura po kasi yan. Okay, punta po tayo sa ibang topic tungkol sa gutter. Okay, tuloy po tayo sa usapan tungkol sa gutter. No? Pag-usapan po natin itong tungkol dito sa iba pang features ng gutter. Dito po, meron po tayong nakikitang iba't ibang klase ng gutter. No? Meron pong Ibs gutter, Bali gutter, Box gutter, at kung ano-ano po pong mga shapes ng gutter. No? Ang thickness naman po ng gutter natin, meron pong 0.4 mm, 0.5 mm, 0.6 mm, 0.7 mm, at meron pa pong iba, no? Bali sa width naman po, meron pong 16 inches, 18 inches, 24 inches, 30 inches. Minsan po, meron pa pong mas malaki sa 30 inches, no? Ayan po yung mga width. Sa commercial length naman po, meron pong 8 feet, 10 feet, 12 feet. Pero karaniwan po sa market, 8 feet po ang mabibili natin, no? Pero pagdating sa mga planta, may mas mahaba pa po dyan, no? Na marirequest natin. Pero tayo, gagamit po tayo ng 8 feet, no? 2.4 meters yon. Bali, ang gagamitin po nating effective length, 2.2. Yung pong 0.2 na nawawala, no? Bali, magiging lapping length po yon, no? Pag nag-estimate tayo. Yan po yung mga makikita natin sa gutter, no? Yung thickness niya, yung width niya, commercial length, and then yung iba-ibang klaseng gutter, no? Tingnan nyo na lang po, meron pa nga pong Spanish gutter, no? At saka yung Banawe, no? Yung kaya marami pong klaseng gutter. Pero ang pinakasikat po yung Spanish gutter dito sa Pilipinas.
punta po tayo sa ibang feature ng gutter. Okay, subukan na po nating mag-compute ng gutter, no? No, yung cost ng gutter. Ang plano po natin, bali ang laki po ng bubong natin, no? Bali 12 meters yung lapad, 14 meters yung haba. Bali ang haba po ng gutter, 12 meters plus 12 meters plus 14 meters plus 14 meters. Bali ang length po ng gutter, 52 meters po, ito po 'yon, no, yung perimeter. Bali, gagamit po tayo ng 2.4 meters o yung 8 feet na gutter na haba, no? Ang effective length po na gagamitin natin is 2.2 meters, no? Yung piraso po ng gutter, pag dinivide po yung 52 sa 2.2, 23.63 ang makukuha natin. Sabihin natin 24 pieces. Bali, 24 pieces times sa 24 gutter, yung blind rivets, kukomputin na rin po natin. Bali, ang blind rivets na makukuha natin, bali, 576 pieces po yan, no? Bili na po tayo ng isang box. Sa sealant naman po, 24 pieces ng gutter na 2.4 meters, i-divide lang natin yan ng 3. Kasi makakakonsumo po tayo ng isang cartridge sa tatlong gutter na ang haba e 2.4 meters. Kaya 24 divided by 3, sa sealant po gagamit tayo ng 8 cartridge. Ayan po, no? Bali, ganito lang pong kinompute yan, no? Kinuha natin yung perimeter, dinivide natin sa effective length, no? And then, nang makuha natin yung piraso ng gutter na 2.4 meters, minultiply natin ng 24, kaya nakuha natin yung blind rivets, no? Kasi ba makakagamit tayo ng 24 pieces na blind rivets bawat piraso ng gutter na 2.4 meters ang haba, no? Kasi lalagyan pa natin 'yan ng stiffener, no? Kaya 24 pieces po ang magagamit natin, no? Kaya ang 24 pieces sa isang piraso ng gutter, kaya 576 pieces sa 24 na piraso ng gutter, no? Yung cartridge po, divide lang ng 3, yung 24, yung sealant, no? Bali, 8 cartridge po yung sealant natin. Okay, punta po tayo sa gastos naman ng gutter na. Kukomputin na natin kung magkano po ba yung presyo ng mga materyales natin. Okay, computin na po natin yung total cost, no? Bali, nagre-range po 'yan, no, yung presyo ng gutter, no. Bali, dito po sa Pampanga, 350 po 'yan. Bali, approximately 350 times 24, 8,400 pesos po yung gutter natin, no. Bali, yung blind rivets, yung 600 pesos po per box 'yan. Approximately, no. Sa sealant po, bali 8 cartridge 'yan times 130 pesos bawat isa. 1,040 pesos po 'yon, no. Bali, ang magiging total cost po natin 8,400 plus 600 plus 1,040. Ang total cost po natin 10,040 pesos. 'Yan po yung gasto sa materyales ng pagpapagawa ng gutter. Okay, kung nagustuhan niyo po itong video